business sa sinama natin si Kebok Noy para medyo malibang. Opo. Kasi nainip daw po siya doon sa bahay nila. Be, napansin nyo ba si Kebok dito na duwan? Si Kebok po, kung napansin nyo rito. Wala. Nagagawi po ba rito si Kuya Bong? Si Kuya Bong po. Si Bong. Opo. Nakaraan. Ito si Kuya Bong. Ano mo eh? Nauwi po, ano mo eh? Bakit daw po? Meron yatang meron siya sinabi sa akin na ano, pagka sumisuit doon siya, may ito sa inyo, kumpleto. Oo. Sa kanya. Paano din maging kumpleto sa kanya? Paano i-absent naman siya? Hindi ko alam. Hirap makailam dyan eh. De, tsaka ano, pagka halimbawa sumasahod siya, halimbawa pagkahawak niya na yung pera niya, tinatanong naman siya ni Kuya eh, kung ano bong, anong gagawin mo sa pera mo. Siya naman ang nagkukusa doon na, lagay ito, ipong ko. Minom ka, lasing ka pa. Tarigo ka naman. Mario Seth. Uwilo. Ito ba nagda-drugs? Ay. Yung totoo. Kung mag-drugs yan. Ito. Kaya ako mising dadampo. Parang sa boss mo. Mga. O, tiyan si boss mo. Hindi boss. Hindi ako boss neto. Una, wala naman itong trabaho sa bahay. Oo, hindi naman yan nagtatrabaho sa amin. Kaya mali na tawagin na boss. No, kuya, no, pamanin sa'yo, ha? Mga ka-business baka, samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po si yung Anime Reactors TV. Solid ka-business po yan. Tapos sa... Ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So, sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Reaction video ulit tayo guys, at sa araw na ito ay muli nating pag-usapan itong si Kuya Bong. After nga po na bisitahin nila ka-business si Kuya Boknoy ay tumuloy na sila sa paghahanap kay Kuya Bong para ipaalam dito na nakauwi na sila at para pauwiin na rin ito, sumama pa nga si Kuya Boknoy sa paghahanap dito. Lahat ng pinupuntahan ni Kuya Bong ay ginalugad nila ka-business para mahanap lang nila itong si Kuya Bong, pero may isang tumawag sa aking attention, medyo pumanting sa aking tainga yung sinabi ni Kuya Ramil. Si Kuya Ramil po ay kaibigan ni Kuya Bong at kasama ni Kuya Bong sa pangangalakal, at ito din yung sinasabi ni Kuya Bong na kumuha o humiram ng kanyang kwintas na gold na bigay ng sponsor. Pero itinanggi naman yun ni Kuya Ramil hanggang sa tuluyan nang nawala yung kwintas o necklace na yun ni Kuya Bong. Ito na nga guys, may sinabi si Kuya Ramil na di umano daw ay ayaw nang umuwi ni Kuya Bong dahil sa sweldo. Sabi daw ni Kuya Bong ay ayaw na niyang umuwi dahil hindi ibinibigay sa kanya ng buo nila ka-business ang kanyang sweldo. Samantalang yung sa iba daw na kagwang ay buo nilang nakukuha. Hindi sa kinakampihan ko itong si Kuya Bong. Pero sa tingin ko guys, kung totoong nasabi ito ni Kuya Bong ay malamang hindi ito galing sa sarili niyang idea. Dahil sa ilang taon na nating napapanood si Kuya Bong, maaaring halos kilala na natin ang katangian ni Kuya Bong, kasi yung ang mismong pagpaparihab sa kanya nila ka-business hindi niya ipinagtampo or ikinagalit, yun pa naman kayang tungkol lang sa sweldo na simulat sa poll naman ay iniiwan niya ang malaking bahagi nito kay Mrs. Ka-business. Simulat sa poll yan guys, mula yan nung unang sahod pa lang niya nung dalawa pa lang sila ni Bay Papaya, noon pa lang ay nagdesisyon na siyang ipatago kay Mrs. Ka-business ang kalakhan ng sweldo niya. Bagamat idea o payo ito sa kanya ni Ka-business, ay hindi naman siya pinilit kundi kusang loob naman niyang sinunod ang payong ito sa kanya ni Ka-business para balang araw ay may maipon siya.
Mula noon sa tuwing susweldo siya ay kusa naman niyang iniiwan kay Mrs. Kabusiness ang malaking bahagi ng sweldo niya hanggang umabot na nga sa 50,000 ang naipon niya, tapos ngayon may biglang lalabas na ganitong usapin. Kaya ang tingin ko dito kung totoong nasabi ito ni Kuya Bong ay malamang may nagsusulsul sa kanya o dumidemonyo sa isip niya, at sino nga ba ang pwedeng gumawa nito? Siyempre 1 plus 1 na yan. Yun ay kung sino ang makikinabang sa sweldo ni Kuya Bong, at malinaw yun na walang iba kundi yung mga barkada ni Kuya Bong na siya ding kasama niya sa pagbibisyo. Mas maraming pera nga naman, mas maraming pangbisyo. Ang masakit lang dito guys, kung totoo talagang sinabi ito ni Kuya Bong, ibig sabihin mas pinapaniwalaan pa ni Kuya Bong yung mga bad influence niyang mga katropa sa pagbibisyo kaysa kay Kabusiness. Pero syempre bagamat malaki ang posibilidad na totoong nasabi yun ni Kuya Bong, ay hindi naman natin pwedeng husgahan agad ng sobra-sobra itong si Kuya Bong, lalo na't hindi pa naman natin naririnig ang pahayag niya hinggil sa usaping ito. At para sa akin, kung ako si Kabusiness, hindi ko babaliwalain ang usaping ito, at mas maganda kung may vlog din niya ang pagkumpronte niya kay Kuya Bong tungkol sa usaping ito dahil siguradong aabangan na ng mga viewers ang magiging sagot ni Kuya Bong tungkol dito. At para na rin maging malinaw sa lahat lalo na sa mga basher dyan na wala namang naging pilitan sa pag-iiwan o pagpapatabi ni Kuya Bong kay Mrs. Kabusiness ng kalakhan ng sweldo niya. Kasi hindi malayong sila Kabusiness pa ang magmukhang mali o masama dahil sa usaping ito. Samantalang alam naman nating lahat na kapakanan lang ni Kuya Bong ang laging iniisip ng mag-asawang Kabusiness kaya nila ginagawa ito kay Kuya Bong. Sa katangian kasi ni Kuya Bong madali lang talagang maimpluwensyahan ito, lalo na nga pag nasa impluwensya ito ng alak at droga. Para sa akin kasi guys, napaka-imposibleng habang wala sila Kabusiness ay hindi talaga nag-drugs itong si Kuya Bong. Dahil kung mapapansin nyo guys, yung dila ni Kuya Bong ay madalas na namang lumalabas na sinyales ng isang taong gumagamit ng illegal drugs, at saka isa pa may mga tao din talagang magaling mang manipula ng isip ng ibang tao. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Suyo po kami ni Mrs. Kabusiness na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Kabusiness Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga kabusiness naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana patuloy nyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Kabusiness Family. Kabusiness Family po, please subscribe po. Salamat po.